Viral ngayon sa social media ang pangalan ni Sap Lagdameo na nauugnay umano sa korupsyon sa pondo ng Bangsamoro government. Si Antonio Lagdameo Jr. ay asawa ng actress na si Dawn Zulueta at si Lagdameo rin ang nagpondo ng 240 milyong piso para sa campaign funds ni Bongbong Marcos. We are calling for the resignation of Sap Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that Sap will stop harassing the mayors. Kasi hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Natatakutin mo ang ating mga mayors. Niharass mo sila. At sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba? Dinadindrop pa ang Pangulo. Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparate ka namin. Sap Anton is no longer representing the principles and ideas of the president. Being Sap, he must be an extension of the president. Extension not in politics, but in service. Dapat hintuin niya na ang mga yan. I really have no idea kung bakit biglang naging ganyan ang ating kaibigan. He was a very close friend. He was even a partner in many things. Pero bigla lang na nakapagsabi siya na ganito ganyan. Hindi pwede. Ang term na ginamit niya, putulan daw ang pakpak ng mga taga-Sultan Kudarat. Sabi ko, anong kinalaman ng Sultan Kudarat sa kanyang personal interest? I really have no idea whatsoever. Pero ang naging evident, dahil sa kanyang pinanggagawa, ay sinisira niya ang mga pamilya doon sa Maguindanao. Tinatakot niya ang mga mayors. At hinaharas niya itong mga kapamilya. At sinasabi niya na kaya niyang patanggalin kung sino man ang gusto niyang tanggalin. Sabi namin sa kanya, what an oppressor he is. Unjust person. Hindi siya befitting na maging Sap. Dahil he does not represent the principles of the president. When Sap speaks, he thinks na as if sila lang ang sumusuporta sa presidente. Hindi niya ba nakita ang pagmamahal ng Sultan Kudarat para sa ating minamahal na Pangulo? Ay talagang matibay at napakalakas. It is as if na magsalita siya doon. Kagabi, sinasabi niya na ito ang partido ng presidente. E paano yung mga tao nandoon sa kanila? E paano yung mismo nakatulong sa ating Pangulo? Itong partido ng presidente, din yung mga kasama niya doon, ng Lenny Robredo at Isko Moreno man last election. At yung iba doon, tinakot lang. So I hope hindi niya makalimutan kung sino nga ba talaga nasa likod nila nung panahon na nangangailangan sila ng suporta. Hanggang ngayon, as I said earlier today, we are with the president. We are supportive of Bongbong Marcos. Sinusuport natin ang bagong Pilipinas. Ay, hindi lang namin maintindihan bakit si Anton, bakit siya nandyan. Hiniling rin ng Sultan Kudarat Governor na mag-resign si Lagdameo dahil bukod sa korupsyon, ay marami rin umano itong panggigipit na ginagawa sa kanila. Kung si Anton lang, okay lang si Anton na yan. Kasama lang kami sa congressman. Pareho lang kaming ordinaryong tao, nagkataon lang naging Sap siya ngayon. Kung ginabuli mo ako, bakit ka nag-interest dito sa barm? Ikaw, Sap Anton, anong pinagkaka-interesan mo dito sa barm na ito? Dahil ba sa bilyon na kinukuha mo? Ha? Sap Anton, kung wala kang kinukuha, ha? Kung wala kang kinukuha na bilyon dito sa barm, ay inahamong kita na magkaroon tayo ng major review, major audit review ng BARM at para maklear ang pangalan mo na issue na yung mga bilyon-bilyon ay kinukuha ninyo. At ang contractor ninyo ay ang grupo ng governor ng South Cotabato na si Tamayo. So, paano ko ma-prove na itong sinasabi ko na may kinukuha kang bilyon? Meron tayong pending bill si Congressman Mujib at si Congressman Tan doon sa Kongreso. At ito ay nakalagay sa Comprehensive Agreement of Bangsamoro at sa Republic Act 11054 na magkaroon ng mid-year audit review. Kung totoong malinis ka sa Anton Lagdameo, then payagan ninyo na magkaroon tayo ng mid-year audit review. Pag hindi ka pumapayag at wala kang statement sa presscom na pumapayag ka na magkaroon ng mid-year audit ang BARM, ibig sabihin, totoo na meron kang letter B na natatanggap kada buhan-buhan. Diba, pare? Paro lang tayong congressman dati. Nagkataon lang na sap ka.